deceive you with vain words, for because of these things come the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Lahat po tayo. And now no fellowship with the unfruitful words of darkness, but rather reprove them. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na muli aming paaralin. Maraming salamat po sa aming bilang sa mga nagsisika, Panginoon, na umaten. Para kami po ipagpalaan nyo sa inyong mga salita, may encourage, matuto, Panginoon, matuluan, Panginoon, ma-build up, ma-edify, Panginoon. We pray na kayo po laging gil sa amin, maging especially sa amin pag nag-aaral kami, kayo pong magpaalala ng dating alala, ma-reflect kami sa dating ma-reflect, at attention, Panginoon, especially mga bata, umilos po kayo sa ang kalagitnaan, as usual, Panginoon. Yung Holy Spirit po ang kikilos sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuno po. So, bagong lahat, mayroon po akong joke. Okay, hindi ako magaling mag-joke, kaya nag-search lang ako sa Google. Ito ang pinakakatawa, hindi ko alam kung totoo. Okay, pinatapatawa eh. Anyway, Mrs., dalawa po ito mag-asawa. Dalawa yung joke ko. Sabi ni Mrs., kay Mr., bakit ngayon ka lang? Sabi ni Mr., pasensya na ha, nagyaya yung mga office mates ko. Nagkainan lang kami. Hehehe. Kik. Lasing ka, no? Sabi ni Mrs. Sabi ni Mr., ako, lasing? Hindi. Kik. Hindi pa tapos. Ito yung punchline. Sabi ni Mrs., anong hindi? Hindi ka naman nagtatrabaho. Wala kang trabaho. May office mate ka. Hindi mo ah. Ayun na yun. Nakatawa ba? Number 2. Ito, ganun. Mag-asawa din ulit. Sabi niya, Mrs., love, malapit na tayong maging tatlo dito sa bahay. Sabi ni Mr., talaga love, magiging daddy na ako. Sabi ni Mrs., hindi, dito natitira yung nanay ko. Intindihan niyo ba? Yung mga adults makaka-relate din eh. Wala akong joke sa mga bata. Pero anyway, ang title po nito is, Are You a Clown? Are You a Clown? Sa Tagalog, ikaw ba ay payaso? Alam niyo yung payaso? Meron dito malaking ano? Tapos, make up. Pati ano, parang matawa kayo, di ba? Nakita na ba ang ganun? Live? Mahal din na tayo, binabayaran yan eh. Yung mga mayamang ano, mag may birthday yan, ini-invita yung clown. Magpapatawa, mag... Magic, yan. Basta may entertain yung mga tao, di ba? So yun yung clown. So again, Are You a Clown? Ang subtitle po nito, Being Serious is a Virtue. So, palabaliktaran yan. Anyway, so ano ba yung clown? Ayan, sabi ko na kanina. So, sila ay nagpapatawa, di ba? Natatawa ba kayo? Natutuwa ba? Ano yung pagkakaiba na natatawa sa natutuwa? Di ba? Nagsabi niya eh. Siya na tayo. Di ba? Tama. Yung sa positive, yung negative. Si Joey De Leon nata yun. Hindi ko na-endorse yun, ha? Ano sabi niya? Ang tama, nakakatuwa. Ang mali, nakakatawa. Di ba? Kasi yung may iba mali siya, di ba? So, hindi natin gustong... Sinong clown dito? Gusto niya, pag yan, nag-awkwento ka kayo, gusto niya, ito, sarap ng tawa nito kahapon eh. Gabi, nagsuka. Yeah, pray natin ha, kung ano man yan. Siguro na poisoning lang. Alikabok. So, wala, walang clown dito. Yung gusto nyo, kayo yung papatawa lagi. Sa grupo, kayo yung ano. Ay, may joke ako, di ba?
Sino, sino? Sige na, umami na kayo. Ito. Sige ako. Sige ako. Sino? Nagpapatamo. Ako? Wala. Yan, tama. Yan ang nasabihin ko eh. Brother James, dati yan. Ano yan? Ganyan. Babangka ka din yan. Sino ba ito? Sino sa inyo ba? Ito si Stephen minsan. Kaso, kone. Inaaral niya pa yan. Ako din minsan kone. Kaya, depende rin sa cloud. Pero, maganda ba yung ikaw yung papatawa? Nakita niyo yung clown? Para lang matawa minsan, pag medyo matured ka na, di ba, manunod ka rin ng clown. Ay, tuwang-tuwa yung mga bata, pero ikaw, nakutuwa ka ba doon? Sabi nga sa inyo, sa Jollibee, tsaka sa McDonald's, may mga ganyan din sila, di ba? Mascot mo, di ba? Yun ang version nila ng clown. Yung mascot, sasayo-sayo pa yan. Sayo na ng mga mababaw na tao, di ba? Yun yun eh. Eh, madalas mo, bading pa yan. Yan daw natutuwa dyan eh. Bukod sa pinapatawa ka lang nila, mababaw, yung pagkain na sa-serve sa'yo, di ba? Junk food pa, di ba? Minsan masarap din eh. Pero, bayad ka, di ba? Sige. So, hindi nakakatuwa yun, amen? Pero yung iba sa atin, minsan nahihilig dyan. Okay? Kaya yung clown po, pag tinawag kang, are you a clown? Matutuwa ka ba? Flame, anong gusto ko paglaki? Gusto ko pong maging clown. May ganun ba? Joker. Meron ba sa mga school? Ako, wala ba akong experience na ganun? Kahit sa school, kahit sa ano. Ang gusto siguro, madalas manood siya ano yun. Michael B, no? Nakakaawa yung mga ganun. Kaya malalaman mo daw kung sino yung mababaw eh. Yung magulang. Sa US daw may nag-survey daw. Gusto ko po katulad ni Michael Jackson. Nagulat yung teacher eh. Loko-loko yung magulang siguro nito. Kilala niyo si Michael Jackson? Idol ko rin dati yan. Yung bata ako, panahon namin. Yung pala, bading pala yun. Iisip yun. Oo, oh, talagang loko-loko yun eh. Yaman. Kaya... alam niyo kung gusto anong gusto niyo maging ha. So wala sa atin gusto maging clown, di ba? May kilala ka ba? Gusto ko po paglaki clown ako, natatawa yung tao sa akin. Walang ganoon, namatino, di ba? So kaya pag-aasapan natin yung mga bata, huwag tayong maging clown. Okay? So kasi lahat ng sinasabi natin, ginagawa natin, pati gupit niyo, di ba? Nakikita niyo? Gusto niyo gupit clown? Di ba? Wala nga nagpapagupit ng gano'n. Sinusuot lang nila yung dahil sa tabaho nila, di ba? Sideline. Susuot nila yon, iba-iba yung kulay. Eh, yung mga kabataan ngayon, ginagaya pa yon. Hindi lang sila naglalagay dito. Yung naglagay na sila dito, yun na yun. Kamatis. Kamatis. Okay. So, our speech speak well of us. Kung ano yung sinasabi mo, yung pag-aaral natin ngayon ay yung mga lumalabas sa bibig nyo. Especially yung seryoso ko ba o patawa ka. Okay, basahin natin muna yung 1 Timothy 3. Ito yung requirement sa mga pastor, mga elder, mga pati sa asawa ng pastor. Sabi dito, 1 Timothy 3. Ito, Timothy. Verse 3. Yan natin. Okay, so ito yung mga sinasabi sa pastor, di ba? A bishop must be blameless. So, wala kang mapintas. The husband of one wife, vigilant, sober, a good behavior, given to hospitality, up to teach. Marunong, magaling magturo. So, mga positive, di ba? Not given to wine, hindi nanginginom, nor striker, hindi mahilig sa away, gulo. Nor greed, not greedy of filthy lucre. Hindi gusto niya pera. Okay, so puro positive to, but patient, diba? Not a brawler, hindi yung paggulpihan. Not covetous, parang inuulit lang, hindi ka mahilig sa pera, hindi ka greedy. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity.
Pansin niyo yung term na gravity. Ibig sabihin, isa daw sa ginagawa ng pasto na maayos, positive, yung kanyang mga anak ay hindi mga loko-loko kasi sinasubject niya sa rule. Siyempre, pinapasunod niya. Naayos niya yung buhay ng mga anak niya, pinapalo niya ang kailangan, napagsasabi natin last time, di ba? Ano sinasabi niyo sa magulang niya pag pinalo kayo? Dapat. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? So, dapat ganun. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Dapat hindi baguhan. Moreover, he must bear good report. Charge those without. Anyway, bukod sa pastor, mayroon mga tawag dito. Yung mga tumutulong sa pastor. Kapansinin nyo, kung ano sinabi sa pastor, halos ganun din siya. Sabi nito, likewise, ganun din naman. Ang mga deacons, be grave. Di ba? Kanina, gravity ngayon, grave. Sinabing grave po, yan ay serious. Okay, hindi pag nakita mo si... Sino bang pastor dyan? Ito. Naangiti, nag-preach, naangiti. Minsan-minsan, okay naman. Pero, nag-preach ka eh. Doon, tinitingnan ko rin sarili ko. Parang lagi ako naangiti, ha? Kaya binabago ko rin. Not given too much wine, hindi manginginom. Ganun din, di ba? Pero pansinin nyo dyan, ito yung mga asawa daw ng pastor, sabi, even so must their wives be grave, not slanderers over. Faithful in all things. Doon muna tayo. Pag sinabing grave, yun ay seryoso. So, hindi po tayo patawa dito. Minsan nagpapatawa ko rin, ha? Pero example kasi yun. Di ba? Parang asaya, di ba? Ang lakas ng tawa ni Rin eh. Masarap yung tumatawa, di ba? Kaso kung hindi laging ganun. Hindi pwede yung buhay natin ganun, pabakaw natin ganun. Pag sinabing, you're a joke of a pastor, ano yung sabihin nun? Positive ba yun? Hindi, parang kang joke time ka ba? Inibiro mo ba ako? Kala ko kaya mo to, di naman pala. So negative po yan. Ngayon, pag-aaral natin ngayong umaga, yung mga place, kasi minsan okay lang mag-joke, katulad kanina. Huwag yung mga kapatid minsan nangihina. Anong ginagawa ni pastor? May konting joke para ma-encourage, para sumaya ng konti. Yung ba kasi po, puro problema na talaga eh. Ay, pinapasaya. So, mayroon mga times. Again, hindi yan madalas. Hindi tayo magme-major dyan. Magme-major. Hindi tayo dyan mag-dwell. Hindi tayo dyan mag-parating ganyan. Hindi ganun. So, minsan sa preaching, nakapag-joke na ako, isa lang. Nakapag-joke ako sarili ko. Pag nag-joke ako, okay na yun. Minsan nga, wala eh. Minsan, pumapasok yun eh. Pero kota na yun. Mira, hindi nga lang preaching na puro ka-joke. Yung iba, nag-major na dun. Gustong-gusto naman ang tao. Oo. Oh, bless na bless talaga ako. Bakit? Natatawa ako. Galing talaga. May ganun po. Meron ganun. Kaya yun ang pinag-aaralan ngayon, hindi tayo dapat ganun. Amen? Amen? Hindi joke on church, hindi joke on preaching. Bakit na mag-isip puro joke? Sabay-sabay kayo dyan. Nga, ihi naman. Inom, ihi. Gino, joke nyo ba ako? Parang joke eh. Diba? Dala kayo ng ganito, konti lang, yung maliit lang. Pag nauhaw ka lang, inom. Ah, hindi ko maintindihan ang pinipreach. Siya nga inom niya. Ganon. Eh, nakainan na kayo, nabibilak mo eh. Ano sinihinat nga na eh? Naluluto. Nanay, puyat pa yan. Anyway, alis ko, sarap ng buhay ng kabataan ko eh. Sarap ba dito? Okay lang yun. Basta tumbasa niya ng aral, di ba? Yun lang ang hinihilig namin sa inyo kasi kayo yung bata. Matrain lang kayo sa church, salita ng Diyos. Hindi yung nagpasarap kayo dito pag medyo na ano kayo. Diyan ko na sa church, di na masarap. Hindi na ako sa masarap. Yan yun. Kaya dapat aral na lang tayo sa men. Amen.
Amen. Anong title nito? Pino? Anong title ng sermon? Are you? Ha? Huh? Are you a? Rain, anong title ng sermon? Are you? Are you ano? Anong title? Are you a cloud? Tandaan niyo yun, ha? Ngayon ang tanong niyo habang nag-iano kayo ngayon, nakikinig kayo, yun ang tanong niyo sa sarili niyo. Are you a clown? Payaso ka ba? Patawa ka ba? Iba ganun eh. Patawa ka ba? Okay, ito yung mga bagay ngayon na minsan okay yung joke pero madalas hindi. Ito yung mga places na kailangan tayo maging seryoso. Magkana natin ngayon. Amen? Yung tayo tatlo lang dito pero may mga samples. Saan tayo dapat maging seryoso? Hindi pwedeng patawa-tawa, pwedeng happy-happy. Hindi dapat masaya pag hindi masaya. Ako na yan. Baby brat. Alam niyo yung brat? Alam niyo yung brat? Spoiled brat. Alam niyo yun? Hindi binigay yung gusto ko. Sa'yo, hindi kayo mga spoiled siguro ko. Yung mayaman dito. Si Jared. Talag pala si Jared kaya tahimik eh. Si Johan, spoiled ba to? Spoiled sa palo. Spoiled sa palo. Kasi... So number one, sa tayo dahil pangiseryoso. Again, ulitin ko po, ay statement natin. Hindi masama lagi ang joke. So, minsan okay yan. Pag-appropriate, di ba? Ano yung appropriate? Tama, nasa lugar, nasa panahon. Okay yan. Minsan-minsan. Pero ito yung mga bagay na hindi ka pwedeng joke-joke. Hindi pwede to. Number one, sabi dito sa ating text. Saan yung text natin? Ephesians 5. Balik tayo. Sabi dito, verse 1, be ye therefore followers of God as dear children. Sino kausap niya? Mga children ba? Sino kausap niya? Si Paul, nagsulat nito. Sino kausap niya? Sabi niya, kayo dawa ay maging pagasunod ng Diyos. Kagaya ng mga bata. Sino kausap niya? Ha? Mga bata. Hindi, kagaya nga ng bata eh. So ito yung mga hindi bata. Kaya sabi niya, yung mga bata daw, ito ay sumusunod, di ba? Hindi lahat, pero sumusunod naman yan eh. So yung mga bata, maganda sa mga bata, pag na-establish mo yung authority sa kanila, sunod dyan eh, di ba? O, church ka mamaya, opo. O, maligo ka na, opo. Pag maayos ha, na bata. Tumahimik ka dyan, opo. Matumayo ka, upo ka. Diba? Yun yung mga mababait na bata, sabi dyan, as dear children, hindi lang basta children. Yung mga minamahal mong bata, kasi minamahal mo kasi, ang bait eh. So, ganun daw tayo dapat lahat, maging mabuti tayong tagasunod ng Diyos, na parang mga mabuting bata. So, kasi sabi ko dito, number one, yung mga bagay na dapat seryoso tayo, alam nyo una saan? Nakita ba yung church na ano, parang nag-rock and roll sila, nagkakagulo sila doon, sa iba, pagalingan, sa iba, bebenta pa sa church, mga ganun. Ang gulo eh. Kasi hindi sila talaga sumusunod na maayos. Diba, ikaw kino, kung sumusunod ka ba ng maayos? Kanino? Paano yung sumusunod na maayos? Meron palang games, ayan, nakikita ko dito eh. Gagawin nyo to sa fellowship natin ah, masaya to eh. Wala si nanay. Ano yung games natin, nanay? Nanay? Yung sumusunod? Follow the leader? Yung sundan, sundan, sundan yung ako. Sabi ba? Ah, ganda na ba yun ako. Sa English, meron silang katulad doon. Napanood ko sa YouTube. Napanood nila. Yung James Andrew, yeah, you gave me sweet, and you gave me so much fun. Sabi ba? Dokumento. Actually, yung nursery na yun na pala dati yun.
So, alam nila yung bakit masaya. Kasi sumusunod ka, gagawin ko to. Gaganon din kami. Ay, tatalon-talon ako, tatalon-talon din sila. Diba? Yung mga laro yung bata, diba? Ganun ba yung pagsunod sa Diyos? Parang laro? Ay, ginawa niya, gagawin ko din. Ay, saya! Uy! Yung ibang church, ganun eh. Mga church, ganito, ginawa ni pastor, gawin din natin. Ngayon, okay yun kung tama yung pagsunod mo. Yung sabi ko dito. Hindi ka lang sumusunod dahil masaya, dahil dahil may reward na karnal. Pag sumunod ka, maayos. Seryoso yan, di yung laro. Kaya yung laro na yun, masaya yun eh. Kasi minsan, di mo kayang gawin, di ba? Yung papa, ano kayo, di nila kayang gawin? Ah, ito. Gagawin ko to. Kaya masaya yun. Pero hindi ganun ang pagsunod sa Diyos. Amen? Amen. Hindi ganun, di tayo dito nag-joke sa church. Never. Kung kilala niyo ako ng konti kahit dati, kasi hindi niyo ako kilala eh. Kaya sabihin ko sa inyo, di ba? Hindi ako joker. Yan, hindi ako... Minsan, nakikita ko rin. Pero nararamdaman ko parang mali eh. Mahubuhay ba ako sa joke? So, pero, ngayon, dito ako. Hindi rin ako mag-joke. Hindi ako nasanay dyan. Kahit mamasanay ka dyan, may mga yan. Sabi nga si Brother Jim. Nakita ko yung pagbabago dyan eh. Oo, oh, aniwala kayo. Sabi ko last time, diba? Dati, ano siya eh, what a joke. Pero nung natuto sa salita ng Diyos, asan may joke dito? Actually, hinanap ko nga. Wala po. Karamihan ay negative pa nga sa joke. No? Ang positive lang yung ano, a merry heart that work as a medicine. Yun ang sabi sa Proverbs. So maganda rin yung masaya, di ba? Pero yun na yun. Sa buong Bible, puro seryoso na. Yung mga pabiro-biro, negative lagi yun sa Bible. Okay, makikita natin yung iba doon. So number one, following the Lord. Huwag kang clown, amen? Clown ka ba? Sana hindi. Okay? Nasabi dito sa verse 2, and walk in love as Christ that also loved us. Ano magiging ng Panginoon? Nagpatawa ba siya? Sabi niya dito, had given himself for us an offering, a sacrifice to God, for a sweet smelling savor. Alam na natin yan. Ano sacrifice na ginawa niya? Namatay nga sa kasi joke ba yun? Kaya nakakapikon minsan yung ibang church. Ang influensya nila, hindi maiwasan eh. Kasi ginagawang joke yung doktrina, joke yung programa nila, joke lahat eh. Pati yung pastor nila, joke. May pastora pa. Pati Diyos nila, joke. Hindi yung natutuwa dyan, dapat kayo rin. Hindi nakakatuwa yan. Sakripisyo, nasa ng joke sa sakripisyo? Nakakita ba? Pag may joke dyan, di sakripisyo yun. Pag sakripisyo, medyo mahirap ibigay yan. Isang bagay na mahirap ibigay, importante sa'yo, no? Ano yan, sabihan mo, lakas mo, pera mo, oras mo, attention mo. Isang nangirap ibigay. Ang kaibigan mo, mawala lang kaibigan pag nagsimba ako dyan. Ang hirap to, sacrifice yun, di yung joke. Kaya, malayong-malayong kabaliktaran po ito ng joke sa, sana, ayun, mga lumaki kayo mga bata, hindi joke ang buhay nyo, amen? Seryoso. Seryoso pagsunod sa Diyos. Seryoso ang gawain ng Diyos. So, therefore, seryoso yung pagsunod natin. Hindi yung joke-joke. Amen? Are you a clown? No. Hindi dapat. Amen? So, actually, na sabi ko sa inyo noong Thursday, di ba? Sino dito noong Thursday? Ayan. So, ito nga yung topic natin. Kasi napansin ko pala, mga bata, ganito. Mga bata, siyempre bata kayo, hindi na may sisi, di ba? Mga playful yung bata. Pero sinasabi ko sa inyo lagi, mga bata, hindi kayo forever na bata, di ba? Oh, makinig na. Mais na ko po. Sa natingin? Isigaw na nga ako, may mic pa ako eh. Hindi mo makuha yung attention nyo. Mira. Okay, nasa na ba ako? Yan, mga bata, ilang taon ka na rin? 9. 10 years from now, ilang ka na? 10 years from now, ilang taon ka na? 19, plus 10 lang. So, ang laki mo na nun.
Ah, nagtatrabaho ka na nun. Dapat. So, hindi ka nagpe-prepare para sa bata, pagiging bata. Lahat tayo tatanda, responsibility ang katumbas niya, lalo lalaki ka. O ganun din ang babae, pero matindi ang lalaki, alam niyo ba yun? Pag ikaw nagpaloko-loko, magugutom ang pamilya mo. Hindi biro yun. So dapat magtino-tino tayo, men. Dito ang buhay natin, di joke. Handa, pagandaan niyo yung pagiging pamilyadong tao. Amen? Kaya ganun din sa church, makinig! Hindi tayo nagbibiruan. Diba? Minsan-minsan lang. Diba? Pero yung pinaka ano natin, walang joke-joke dito. Yun ang gusto kong maintindihan yung mga bata, para din sa mga matanda. Kasi ibang matanda na, pag makakain ng pera, diba? May isa ako, ano, kailangan gano'n. Medyo natawa ako eh. Nakakawa din, pero magaling din eh, kaso, ano yung sabi niya ba? Ang yaman ko, wala akong magawa, kaya nagpastor na lang ako eh. So in a way, parang maganda lang eh, kasi na dati naman siya nasyara, naligtas siya. Pero parang di maganda, di ba? Pero in a way, okay na rin, at least tumulong ka, di ba? Pero pangit nung kaya ka nagpastor kasi wala akong magawa sa buhay mo. Ano sabi yun? Ayan, so sacrifice is no joke, amen? Church is no joke, preaching is no joke. Lagi na magbiruan. So iba again, mayroong lugar na okay lang yung mag-joke, yung mga anak ko, atay ako sa kanila minsan, nagkakatuwaan din kami minsan-minsan, di ba? Nakatuwa sila minsan eh, minsan hindi. Ngayong aral, seryoso, church, seryoso. Amen? Paglingkod sa Diyos, basically medyo malawak yun eh. Paglingkod sa Diyos, yan ay seryoso. Amen? Number one, following the Lord. Number two, verse 3, sabi dito, but fornication, ito, mabigat ito. But fornication in all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as become its saints. Sa Tagalog, alam niyo yung fornication, mga bata, dapat alam niyo ito. Sinabi fornication, yung nagsasama na, hindi mag-asawa. Diba? Anong nagsasama? Nagsasama? Nagsasama. Ano mo ginagawa ng mag-asawa sa hindi ang asawa, di ba? Yung mag-asawa, nagkakaroon ng anak, di ba? So, sino dapat yung nag-isipin? Mga kasal lang, di ba? Pero minsan, yung mga, kaya ka Facebook ko kayo, eh, salamat, ilad nyo ako. Si Nika, ilad mo na ba ako? Ako, di ba? Hindi pa ata. Ako. Anyway, yan, lahat ko kayo, Facebook ito, wala pang Facebook ito. Eh. Kino, yan. Mga Facebook mo ha, may ino ha. Ngayon, yung mga napansin ko iba po, love light na agad, bata pa. Ha? Yung mga joke-joke, di ba? Alam nyo na yun? Oo, ako bata pa ako, alam ko na rin yun eh. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, hindi yung biro, amen? Amen. Hindi yung pinag-uusapan na para lang wala lang. Ay, may shota si Eno, si Jowa, si Eno. Alam mo ito, sabi niyo? Okay, Stephen, umanig ka. Alo ka na. Hindi yan, biro. Hindi yung gagawin biro yan. Eh, nakita ko sa'yo, nakalood ko si Michael B. Tsaka sa'yo, ginagawa yung biro yung ano eh. Inukulok yung mga yun eh. Kasi sabi ko sa inyo, huwag niyo. Kasi dito bigyan Joey. Actually, karamihan lang. Sikat sa TV, Hollywood, nakulok ko yan. Sinabi, oy, nakita lang tayo. Kiss na agad. Nakulok ko po yan mga yan. Hindi yan nilalo. Amen? Hindi yan joke. So, meron akong tatlo dito kasi sa 3, 5, and 6, may paulit-ulit dito eh. Sabi ko na muna lahat. Sabi dito, huwag kayong fornicate. Alam nyo na, hindi kasal, nagsama. Marami yan ngayon eh. Live in, may tatlong anak na, di pa kasal. Ano ba yun? Kasi nga, baliwala sa kanila, ginawa lang joke. Diba? All uncleanness, yung mga kato, ano din doon. Pag sinabing marumi, spiritually, ito yung mga parang ganun din. Minsan sa isip, sa joke yan, mga green joke, di ba? Sinabing green joke, ah, may ganyan, may ganyan. Nakakatawa naman yun. Pero ang iniisip mo doon, yung kabastusan na. Di ba?
Uncleanness yun. Sabi dito, covetousness naman. Hinabi covetousness, yung ano ka, ay, meron siyang magandang sapatos. Kasi nakasapatos ngayon si ano. Ganda niya na. Dapat ako din. Dapat mas maganda yung sa akin. Ay, bago yung sapatos niya every month, dapat ako every week. Yung mga pastor na, minsan ganyan din. Ay, bago sa sakin niya, naglalaway na yan. Ano-ano yung joke-joke dyan. Nasama yung ano. Gawain na Diyos, parang naging ano na. Covetousness. Yung nang sabihin to, mainggitin, mapagyabang, magkapareho yan. Pag mainggitin ka, mapagyabang ka din eh. Pag nagkaroon ka, mapagyabang ka. Kasi nag-desire mo yun, sabi to. In-envy mo yun, or pinaghangaran mo yun, yung term ni Pastor eh, gabi. Kaya, yan, huwag kayong ganun, okay? Huwag kayong bastos, huwag kayong, before you guys, seryoso yan, covetousness, business. Big na dito, okay? Seryoso yung intentions, point number two, intentions, okay? Huwag sa namin intentions yung mga gusto mo mangyari, di ba? So, pero itong tatlong to, marriage, business, tsaka religion, ito yung pinukulit-ulit dito eh. Seryoso yan, amen? Nakakita ko ba na mag-asawa tayo? Ay, mahal kita. Ay, hindi. Actually, joke lang eh. Pakakasalan kita itong date. Pati dumarating yung joke lang. Napapatay mo siguro yun, di ba? Naghanda-handa ka. May mga ganun eh. O tayo na, nagkilala lang sa internet. Saka si ano. Dati, text-text lang ngayon. Internet na eh, di ba? Kaya ginagawa nilang laro. Ganun din sa business. Sa business, gano'n, yan, mag-uusapan natin yung paggawa ng apartment. Marunong ko ba? Opo, marunong ako. Yung gumagawa, alam ko, marunong na. Joke lang. Hindi pwede yun. Amen? Ganun din lalo na sa religion. Ito yung lalong nakakabuisin talaga. Pag yung tao, ginagawa yung religion, yung church, ginagawa yung joke, nakakapikon. So, sabi dyan, no? Sabi dyan, as becometh saints. Ano yung may saints? Eh, yung mga Catholic yan, ginawa ng biro yun, eh. Ginawa ng joke. Ano yung saints sa kanila? Sino nag-declare na saints sila? Yung Papa, yung ano? Ngayong araw, ay diniklara ng santo si... Sino ba yung first Filipino saint, no? Ipondo mo yan mga yun, eh. Ginagawa ng joke. Alungsod. Umutang mo na. Ngayon, meron silang patron saint of the internet. Mga loko-loko talaga ito. Diba? Nabalitaan nyo ba yun? So lalo yung religion, di yan joke. Meron ginagawa ng joke ng iba. Kasi nag-umpisa sa mga bata. Puro joke. Hindi joke ang religion, amen? Hindi joke ang Diyos. Hindi joke ang cross, hindi joke ang Panginoong Yesus. Hindi gagawin joke yan. Pag sinabing saints, ito yung mga naligtas. Naligtas ka eh, ligtas. Oh, kasalanan naman eh. Ligtas naman ako forever eh. Sabi ni Pastor eh. Eh sige, mag-aaral na ako. Ginagawa mong joke yung kaligtasan mo. Huwag ganun ka. Sabi pa dyan, inulit po dito, sabi dito. Itong filthiness na to, para may kinalaman nyo sa marriage. Kaya kabastusan yan eh. So, foolish talking. Nga, mamaya punta tayo dyan. Pero dito man tayo sa religion, dito sa 5. Sabi dito, for this you know, that no whoremonger, no unclean person, no covetous man. Nakita nyo, paulit na kanina, fornication. Ngayon naman, whoremonger. Pag sinabi whoremonger, ito naman yung lalaki na mahilig pumatong sa mga, alam nyo yung mga pokpok, di ba? Alam niyo na ba yun? Hindi pa. Eh, alam na ni Rika. Kayo, ano ba? Alam niyo pokpok? Hindi lang malandi yun. Nagpapabayad. O, sige, magsisiping tayo ngayong gabi. Ganun kabastos yun. Ang nagsisiping dapat mga mag-asawa lang. Hindi, bayanan mo ako. Sisiping yan kita. Loko-loko yan. Nagalit ang Diyos dyan. Amen? Sagrado yung ano nyo? Yung ating katawan, amen? Ngayon, yung mga lalaki naman, sila yung pipila doon. Ang tawag doon ng Bible, whoremonger. Gusto niya sa mga pokpok, ah, sige. Wala akong pakilang, huwag ka na sakit.
daming sakit dyan. Dahil nagkakaroon ng AIDS, dahil nagkakaroon ng ano na sakit. Nagkinig ba kayo? Naalam niyo dapat yan. Kapag may nakita kayo dyan, wala pa masyadong club dito, di ba? Dahil nandidiri kayo doon. Pag nanood kayo ng TV, ng Hollywood, kaya sayo-sayo doon, nagdi-disco, hindi nakakatuwa yun. Amen? Daming ganyan. TikTok yan, sabi ko nga, di ba? Diyan, nagsasayo kayo dito eh. Hindi ako niyan ha. Okay, bata pa kayo, pero alam niyo dapat na hindi okay yan, hindi okay yan. Sabi nito, covetous man, napunta na lang tayo sa business. Ibig sabihin, paano ka ba yaman? So yung yaman, dapat magtrabaho ka, masulduan ka, di ba? Kung medyo may puhuna ka na business. Business ka, ayusin mo, hindi mo kailangan mag-covet. Hindi mo kailangan maingget. Hindi mo kailangan maghangad kasi nagtatrabaho ka eh. Eh kahit nga sa Diyos, ganito yung isang iba eh. Mga pasto, puro ko, Vegas, ano ginawa niya ba yung mama niya? Ah, ganito lang, pauso siya ng doktrina. Pagpauso ka ng doktrina, ituro mo yung tinuro ko. Loko-loko. So, pinasok yung sa business, yan ah. Nagganon din ako sa, again, sa religion to. Pinag-usapan dito ang kaharian ng Diyos. Eh. So, gagawin naman joke yung mga bagay na yan. Huwag! So, yung pag-aasawa, maganda yan. Pag nasa lugar, yung business, ang ganda niyan. Sarap niyan. May karel kang maayos. Maingit sila kung maingit. Ano ba? Ganun yan. Ano sila maingit, di ba? Pag maayos yung karel mo, maayos yung business mo, okay sa Diyos yan. Amen? Ganun lalo yung paglilingkod mo sa Diyos. So, okay, number one ulit. Hindi joke ang following the Lord. Hindi joke yung mga intention ng puso mo. Katulad sa marriage, pagdating sa marriage, pagdating sa business, pagdating sa Diyos. Amen? Amen. Walang joke dyan. Ito, by the way, napansin nyo ba? Saan napansin nyo? Ito ang pinag-usapan natin, yung mga bagay na mas importante sa buhay. Mga importante sa buhay. Ito yung mga dapat nasa isip nyo lagi, mga bata. Naisipin nyo, anong gagawin ko sa church? Gugulo lang ako. Gisiyal ako mag-gisiyal, tapos. Ang seryoso nagpe-play si pastor, bigla akong sisigaw. Kung kaya tatayo ako dito. Uubo ako. May mga gano'n, kahit sa mother church eh. Pag hindi na gusto yung sinasabi ni pastor. Uubo na. Ang nakakapwisit na parang kinokonta, di ba? Hindi ka kumukonta pero ibang klase yung pagkonta mo, di ba? Eh, minsan silence, ganun din. Amen na amen eh. Totoo, sinabi ni pastor, tapos amen! Amen. Ah, hindi ako mag-amen. Hindi. Silent ano yun. Anyway, silent protest. Again, following the Lord, hindi yung joke, intentions mo, hindi yung joke, yung pag-asawa, business, religion. Amen? Ano, malinaw na yun. Kasi pangatlo natin, ito yung ano dapat natin eh. So verse 4, dito tayo sana mag-focus kasi sa mga bata. Okay, may kinalaman doon sa mga seryosong bagay na pag-usapan natin, yung salita natin. Okay? By the way, sabi sa Colossians 3:5, eh sige, nagpasa tayo dyan. Sa Colossians 3:8, sabi sa Colossians 3:8, basahin ko na lang sa inyo, sabi dito, But now ye also put off all these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Sa Tagalog, alisin nyo itong mga bagay na ito. Ano yan? Anger, huwag ka laging galit. Huwag ka laging malisyoso. Ano yung malisyoso? Sabi, gusto mo laging makasakit. Di ba? Ay, alisin mo yung upuan nito. Pag-upuan nito. Lalaglag. Nasisiraan ko siya kayo. No? Alam mo ba siya na? No? Malakas ang amoy niyo. Ganun. Isiraan mo. Sabi dito, filthy communication. Pag sinabi filthy communication, maruming pananalita. Ano yung sabihin nun? Either niya, paninira or especially mga kabastusan. Kasi sabi ni ng ating ano, filthy, sabi dito, filthiness or foolish talking. Ephesians 5:4, di ba? Nor jesting. Ano yung jesting? Ito na yung mga joke-joke. So, pansinin nyo, ihinilera yan sa mga basta pagsasalita. Yung kalumihan, magiging bastos, ganyan-ganyan. Foolishness, mga kalokohan.
Hinilena din yung joke-joke. Jesting po ang term dati. Jesting. Kaya pag sinabing jester, yung papangalo sa anak niya yan. Pag sinabing jester, ano yun? Joker yun. Kaya, hindi na sabi ito, which are not convenient. Ano yung not convenient? Convenient, di ba yung upo mo? Gusto mo convenient, di ba? Kaya nga, nililis pa ito lahat eh. Sabi namin, huwag na mo ng church. Ito, parang ayaw mo na lumisin eh. Eh kaso, pangit naman, hindi convenient, di ba? Nakikinig ka, nag-aaral ka, tapos may aligaw mo ka. Naka-aaral pa tayo. Sana, sarap mag-aaral dito. Dati, hindi ko naranasan yun eh. Sa church, hindi kami nag-aaral yun eh. Hindi ko nabutan yun eh. But rather giving of thanks. Anyway, so, yung inyong mga panlilita, mga bata, huwag kayong mahinig sa joke-joke. Okay, sabi sa Ephesians 4:29. Dito ba yun? Let not corrupt communication proceed out of thy mouth. Ganun din. Huwag mo daw hayaan. May naiisip ka, ay, mag-joke ako na hindi tama, wala sa lugar, kabastusan, or kaya lalaitin ko isang tao. Nag-isip ka muna. Sabi dito, huwag mo daw hayaan na lumabas sa bibig mo yung mga korap. Pag sinabing korap, bulok, di ba? Uy, bulok ka. Mas lumalabas sa bibig mo, bulok. Gusto mo ba yun? Ano yung mabalik na but that which is good into the use of edifying, nabanggit ko kanina. Ang lalabas dapat sa bibig mo, hindi paninira, kundi yung ka... Pag sinabing edify, build up, yung sabihin, ma, hindi lang basta matuwa, ha? Pero matutuwa rin yung tao, di ba? Katulad nyo, natuto kayo ngayong umaga. Ah, ganun pala yun. Eh, salamat, sir. Panginoon, di ba? Salamat kayo, Pastor. Tinanda tayo ng message na matututo na tayo, advance tayo sa ibang bata. Di ba? Ganun kasi dapat sinasabi sa Bible, amen? Nasabi yun, that it may minister grace upon unto the hearers. Kasi yung mga nakakarinig, nabanggit ko last time, di ba yung mga pagmareklamo yung mga kasama mo, anong gusto mong mangyari? Reklamo ka din. Bastos yung kasama mo, bastos ka rin ganun yan. Kaya yung dapat naririnig sa'yo ng ibang tao, maayos lagi. Ikaw nag-determine yun, di ba? Ikaw yan. Alam mo naman kung masama mabuti yun, kaya kinaaral natin. So pag alam mo lang masama, eh, hindi ko dapat sabihin yun. Amen? Amen. Mabata, amen? Dali na. Amen ba? Amen. Yan. At sabi dito, and grieve that the Holy Spirit of God whereby ye are sealed. So, mga ligtas ba kayo? Sabi dito, yung Holy Spirit nag-grieve, napipighati, nalulukot pag lumalabas sa bibig ko, puro kalokohan. Yung sabi dito, kaya number 3, okay, una, number 1, following the Lord, hindi yan joke. Number 2, yung mga intention nyo about marriage, business, and religion, hindi yan joke. So, pangatlo, yung inyong speech. Ganun lang kasimple. Lumalabas yan, kahit ano pa yan, basta lumabas sa bibig mo, sabi sa Bible, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya alam mo agad eh. Kung may kausap mo, alam mo agad anong klaseng tao to dahil sa lumabas sa bibig niya. Kung kalokohan niya, kasinungalingan yan, may covetousness yan, na pinupuri yung ibang bagay na hindi niya dapat purihin. Ang galing talaga ng ano. Ganyan, sino yan? Autistang loko-loko. Sabagay yung iba kasi minsan hindi naman nila kilala, kaya nga pinapakilala. Ano mo ba ginawa niyan? Alam mo ba, yung si Billy Graham, compromiser yan, mga ganun. So pag matinong tao yan, makikinig yan, pero pag hindi, idol niya na yun. Parang pala yung Sunday school, kulto na yan. Okay, so tapusin na natin. Proverbs 3. Basta muna tayo mga ano. 21-23, sabi dito. Dito na nilagay. Ito na lang, sa Matthew 12:36, ito na lang tapos tayo dito. Sabi dito, nabasa niyo nga po, ganda ito eh. Matthew 12:36, nabasa mo lang. Ready, go. Ready, go. Thus I say unto you, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Yan ang sinabi ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. So hindi po siya nagpakulang sa krus. Maganda yun. Pero bago po siya pumako sa krus, nagturo siya ng mga katuruan.
At isa po yan sa sinabi niya. Pag sinabing idle word, yung mga ayan, hindi ko naman sinasadya eh. Eh, sorry na, sabi ko yung kung ano man yan, nagmura ka. Kahit ano yan, sabi ng Panginoon, every idle word, pag sinabing idle, hindi mo sinasadya or hindi mo pinagsipan masyado. Pero pag lumabas yan sa bibig mo, sabi ng Panginoon, huhusgahan ka dahil sinabi mo. Eh, sabi niya. Kaya hindi, naiintindihan mo mga bata, huwag mong hayaan kahit anong lumabas sa bibig mo na hindi mo na pag-isipan, hindi mo na verify kung totoo ba. For example, alam niya ba si ganyan? Ba't mo sinabi niya yun? Narinig ko kayo ano eh. Lalo pag medyo matanda na kayo, mga babae daw, gano'n. Sabi nila, pero may mga chismosa daw yung lalaki. Pero mga babae daw, medyo mahilig sa ganyan. Eh. Huwag mong hayaan muna. Alamin mo yung totoo. Ano ba yung totoo? Tapos share ka agad sa Facebook, di pala totoo. Sayang pa yung load mo, di... Naka-damage ka pa, mali na yung pala information mo. Amen? Chismis pa. So, it's no joke that we are part of the Lord's family, amen? Yes. Andito ngayon si Pamela, si Rika, ba, hindi pa baptize si Rika. Yung mga iba, hindi pa. Pero andito kayo ngayon, nag-joke pa si Pastol. Kabuuan, hindi yan joke, amen? Yes. Iba sa atin, agang gumising. Diba? Hindi ito joke. Iba, wala pa tulog. Kasi dati parang hindi apektado ng mabaw eh. Ah, sakit din. Amen? Nakapanghinaya lang. Iba sa atin, wala, di ba? Hinahanda po yung message niya para sa atin. Para may matutunan tayo. Lahat po yan, di nga umulit halos. Kung ano yung kailangan nyo, alam nyo. Alam ko na alam kailangan nyo. Amen? So, let us be serious. Amen? Amen. Sana hindi tayo kilala ito, si Joker, ano to, si Joker. Kilala ba siya, no? Si Rachel? Ang galing patawa nun. Kaya pag namatay tayo, di ba? Ano yung maaalala mo kaya, no? Eh, magaling po magpatawa yan. Sa buong buhay mo, yun ang naalala niya. At least man lang, di ba? Kilala kong tao to bilang... Ano? Seryoso salita ng Diyos. Puro church yan, di yan ma-absent. Bakit? Importante yung church eh. At pag nasa church na siya, nakikinig. Hindi yung ano, naghihintay ng ulam mo yun, no? Amuhin ko na. Naamuhin ko na. Alam ko to eh. Ano to eh? Tinawal. Doon na nakapokus eh. Ito kung bago CR. Lalo kayo mag-CR dyan. Ito niya ba yung CR natin? Ang gira, sakit ng katawan ng Brother James dyan. Nakaulit-ulit pa kami. Ba't natin pinapaganda yan? Parang mga ano at least maano kayo sa umunta sa church, di ba? Baka kasi may mga guest tayo dito, mga maselan. Mga silika, di masyadong maselan ko. Eh. Si Ashley ata, mga mayaman yun. Eh. Yeah, so kaya ganyan, para maabot natin lahat, amen? Amen. So tayo naman, pahalagahan natin, amen? Amen. So are you a clown? No. Do you want to be a clown? No. Nagbibiro ka ba? Patawa ka ba? Ako hindi, sana kayo din. Amen. Stay pa naman. Salamat sa nawa, Panginoon, ang minsahin niyo ngayong maga. Napakalaga ka, Panginoon, sa murang edad, Panginoon, especially mga batang ito, sa mga adults. Hindi kami magpapatawa lang dito. Ayun po ay sila sa aming musundin. Ang mga tension ay tama. Ang aming special, ang aming mga sinasabi, lumalabas sa aming bibig. Kung sa hindi basta pa hindi kami puro joke. Hindi kami walang kwenta ang sinasabi, Panginoon. Corrupt. Or minsan hindi pinag-iisipan. Basta makapagsalita, Panginoon. So we pray na gagabayin niyo kami, Lord, sa linaw na yung salita, Panginoon, kapangilin sa salita. Intindihan namin ang preparation na ginagawa ng mga bata ay adulthood. Kami po ay may matalino. Ang dahil po doon, maayos mga salita lalabas sa amin. Sa aming bibig, ang mga tao ay may edify na rinig lang kami magsalita, Panginoon, ay natutuwa na sa inyo, especially ay tatasin ng pangalan. Dahil ang salita, Panginoon, ay dapat lang ang pangalan. So, everyday sa bawat tao, Panginoon, napakapangunin na pagkat ang salita, Panginoon. So, play na ito. Kung ang ibida, hindi mga kalokohan, ibida namin sa inyo sa Panginoon.
Magawin ko ang intention sa aking speech. Kung ako na natin, Jesus and pray. Amen.